May sakit talaga ang accounting at saka ang tax profession. Napakalaki ng sakit na to. At kasama ka sa, kumbaga ito yung sakit na nakakahawa eh. Nagsisimula tong sakit na to sa isang certified public accountant. At sa palagay ko, ipinakakalat nila eh. Masayang kabuhayan at masayang buhay po para sa inyong lahat. Paano ba natin i-cure itong sakit na to na laganap na laganap sa Pilipinas? Pakita ko sa inyo yung sakit. Ito po yung sakit na makikita nyo sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Is CPA misleading BIR officials? Ano ba itong pinakikita mo sa amin? Simple lang. Nakipag-meeting yung mga CPAs sa BIR. Of course, pinamumunuan ng BIR is ito pong si Commissioner of Internal Revenue. Ang pinopropose nila ay magkaroon ng regulation for the reconciliation ng tax laws at saka ng accounting standards. Ipapaliwanag ko sa inyo na yung proposal ng mga CPAs ay hindi po makikita sa ating tax laws at sa ating regulations. Wala po kayong mapapakita niyan. At makikita rin niyo ho yan, may mga Supreme Court decisions at saka Court of Tax Appeals decision tungkol na rito. Hindi ko maintindihan bakit pinipilit. Ano? So sabi dito, gusto daw nilang magkaroon ng revenue issuance tungkol sa lease, foreign currency transaction, and retirement. So, gusto nilang i-reconcile yung tax laws and accounting standards. Wala naman nagbabawal sa kanila eh. Wala. Actually, pwede nilang gawin yun nang walang concern o consent yung mga BIR officials at saka mga taxpayer. Hindi po kailangan ng taxpayer to eh. Isa po sa problem na nakikita ho natin sa fake financial statement, ito pong mga sinasubmit na financial statement sa Philippine Contractors Accreditation Board. Sana makita ng BIR itong mga fake na to. Kasi maganda yung layunin ng ating commissioner, sinasabi niya rito, ang may kasalanan kung bakit hindi nakakakolekta ng buwis ay mayroong pong malpractice ang mga CPAs. Ang tanong dyan eh, ano yung malpractice ng CPA? Kasi itong mga CPA, sila daw yung source na hindi pagbabayad ng correct amount of tax, yung mga taxpayers, ayun o, accountants. Because ina-advise daw nila na mag-evade ng taxes yung mga taxpayer. Yan ang sabi ni BIR Commissioner. Paliwanag ko sa inyo na bakit mali o mayroong misleading, intriguing itong ginagawa ng mga CPAs. Okay? Paliwanag ko sa inyo, kailangan ba ng reconciliation? Nakasulat sa batas, hindi. Pinapayagan na sila eh. Gawin mo gusto mo, sabing ganon. So, kung merong differences, sabing ganon, between the tax code at saka yung ginagamit ng CPA, GAAS, at saka yung GAAP, simple lang ang gagawin ng mga CPA. So, kung ikaw nakikinig kang CPA, eto ho yung sinasabi ng BIR sa inyo. Fully disclose sa financial statements tsaka income tax return. Yun po yung pinagagawa. So, anong rule ang kailangan nyo? Bakit pa kailangan mag-propose? Hindi po ako galit sa mga CPAs. CPA din ako eh. Kaya lang, kailangan nating itama yung policy direction ng mga CPAs. Tandaan po ninyo, hindi ho mananaig. And sinabi na ng ating Supreme Court yan, hindi ho mananaig ang GAAS at saka GAAP sa tax code. Maliwanag yung sinasabi ng mga rules, yung tax code ang mag-prevail. Ayan. So, lahat daw ng returns in accord, in conformity with the tax laws and regulation. O, pag-usapan natin mamaya yung books of accounts. O nga pala, yung mga kaibigan natin dyan sa mga accountants sa Department of Interior and Local Government, mayroon ho kayong problema. Sumunod ho kayo sa Commission on Audit. Gumamit ho kayo ng government accounting.
So, kailangan din yung gumamit ng tax accounting. So, gagawa ho ako ng libro para sa inyo para maalaman ninyo paano ginagamit yung transaction sa tax accounting versus government accounting. Tuturuan ko kayo, wala hong bayad. So, gagawa ako ng libro para dyan. Ngayon, balik tayo dito sa pinepuwersa ng CPA. E, taon-taon naman, gumagawa kayo ng financial statements. At kasama sa financial statement na ginagawa ninyo, itong Statement of Management Responsibility na mababasa nyo sa RR3-2010. Marami na tayong nabalitaan na ang mga CPA organization, whether malaki o maliit, hindi nagre-release ng financial statement kung hindi muna pipirmahan ng mga taxpayers. Kawawa nga yung mga pumipirma na to. Ito, hindi namin i-release ang iyong financial audited financial statement o yung certified financial statement. Yan ang mga tawag eh. Kung hindi pipirma yung taxpayer, yung presidente o yung managing partner. Kung hindi pipirma yung chief financial chief executive officer at hindi pipirma yung chief financial officer. So, hinostage yung financial statement. So, ano ba sinasabi sa RR? Maliwanag na binabanggit dito na inaamin na ng mga taong pumirma na may disparity between financial accounting standard or yung accounting standard na binabanggit. Ha? Kinumpleto lang eh. Kasi ang hinihingi nila rito, accounting standard. So. Okay? Merong disparity between financial standards tsaka tax accounting rule. Ang sabi ng batas, i-report mo raw yung disparity sa company's books. O di books of accounts yun, ni-report mo ba accountant o CPA? Ni-report mo ba? Okay. Ni-report mo? Hindi. Kasi walang nagre-report niyan, sir. Sa dami ng binasa kong libro, walang reconciliation nangyari. Sino may kasalanan? Yung CPA. Diba? Kasi sila yung gumawa ng financial statement sa kayong mga taxpayer. Pwede naman kayong walang financial statement eh. Okay? So, babasahin ko lang sa inyo. Bago ko basahin, gusto ko sana na i-offer ho ito hanggang April 2023. 1,500 lang ho. Bumili na ho kayo. I-email nyo lang ho si katax.lovely sa Gmail. Ha? Tax bookkeeping para ho, tax bookkeeping for BIR compliance para sa BMBE at saka yung percentage taxpayer, yung mga non-VAT. Yun. So, may video tayong nakaraan, sinasabi natin na kahit na kayo ay below 3 million, kailangan nyo pa rin ng books of accounts. So, papaliwanag ko sa inyo, mga mamaya lang, gagawa ho tayo ng video tungkol ho sa books of accounts. Again, wako ko makalimutan, magta-tax bookkeeping tayo for government accounting. Aba, parang reconciliation niya ng tax laws at saka government tax OCOA required government accounting. So, maliwanag dito, mga ka-taxpayer, kung minamahal, ay nire-require yung CPA na i-disclose sa financial statement tsaka sa annual income tax return. Ibig sabihin ng i-disclose, gagawa ka ng notes. So, kung hindi kayo marunong gumawa ng notes, meron tayong mga available templates na pwede ho yung bilhin, yung tinatawag nating RTU, ready to use, or meron ho tayong customize. Okay? So, ang sinasabi ko dito, madedetermine nyo yung CPA kung marunong sa tax o hindi marunong sa tax o kulang ang kaalaman sa tax kung patuloy niyang pinagagamit kayong mga taxpayers ng Generally Accepted Accounting Principle, Philippine Financial Reporting Standards, International Financial Reporting Standards, kasi hindi ho yun ang nire-require ng batas. At saka mini-mislead nila yung BIR eh. Mabuti na lang matatalino yung BIR official kasi nakasulat naman sa batas kung ano yung function ng BIR. Pakita ko sa inyo.
So mapapansin nyo rito, ito yung power ng BIR Commissioner sa Section 4. Ito naman yung power and duties ng BIR. Wala dyan sa Section 2 at wala dyan sa Section 4 yung accounting standards. Hindi po pinahihintulutan ng batas na ang commissioner ng BIR ay mag-implement ng accounting standards. In fact, tatlo ho yung pinai-implement sa kanya. Number one, i-interpret niya yung provision ng tax code. Tanong, yung accounting standard ba ay provision ng tax code? Hindi. Hindi niya kailangan gumawa ng revenue regulation kasi ang mga revenue regulations, mga BIR issuance, is interpretation of the tax code. So, pag mag-i-interpret siya na wala sa tax code, eh di violation yan. Abuse of power yan, sir. Diba? Second, ang pinagagawa sa kanya is mag-decide. Power to decide. Magde-decide siya tungkol sa assessment at lahat ng tungkol sa tax code. Eh, teka muna. Yung bang accounting standards ay assessment? Yung bang accounting standards ay surcharge? Hindi. So, hindi niya kailangan mag-decide para dyan. So, etsepwera na yan. So, wala siyang power to decide kung gagawa, kung dapat gumawa o dapat i-reconcile. Kasi wala namang i-reconcile, sabi ng batas. Okay? Walang i-reconcile na accounting standards at tax code. Tax code should always prevail. Okay? Kung gusto mong gumamit, ikaw CPA, kaya gumamit ka. Walang nagbabawal sa'yo. May dalawa lang criteria ang kailangan mong gawin. Number one, i-fully disclose mo yan sa audited financial statements mo tsaka income tax returns ng mga kliyente mo. Number two, dapat yan naka-report sa books of accounts. Hindi ko maintindihan itong mga nasa front line, eh bakit hindi nyo tina-charge ng penalty yung CPA? Oh, sabi nga ni Commissioner, aggressive na tayo ha, fearless enforcement na tayo ha, aggressive enforcement, fearless enforcement, bakit hindi nyo ini-impose? Eh gusto ko sana itong question na to, eh masagot din ng ating Commissioner, ano? So ang pangatlong naka-power ni Commissioner is to execute. Sabi rito, i-execute niya yung ito, nandito pala. Define, ito, execute judgment. Eh, sino ba nag-i-issue ng judgment? Di ba yung mga korte? Eh, teka muna, korte ka ba, mga CPA? Korte ba kayo na dapat yung inyong judgment na yung accounting standard ay gawing revenue regulations? Hindi. So, therefore, hindi, walang obligation ang BIR Commissioner. So, pag ginawa ni Commissioner yan, may problem siya. Bakit? Eh, wala sa function niya, nag-i-insert siya ng new terms and conditions. Kasi itong mga terms and conditions na gusto ng mga CPA, eh definitely, hindi favorable yan sa taxpayer. Bakit? Sino ba nakakaintindi ng GAAP, GAAS, PFRS, IPFRS? Wala. 36 pages, 40 pages yung mga financial statement. Ako nga, CPA siya ako, nahihirap CPA ako, hindi ako nahihirapan ako dun sa mga report ng CPA. Ibig sabihin, irrelevant yung report, hindi in accordance with the law. Yun yung sinasabi ng batas natin. Okay, na-discuss ko nga sa inyo bakit irrelevant yung report ng CPA. Lalong-lalo na yung mga pinafile sa Philippine Contractors Accreditation Board. Mr. BIR Commissioner, tingnan, lalo na yung nasa ARTA, check nyo nga yung mga tao, PICAB officials, tanggap ng financial statement yan na merong omission. Nakasulat naman sa batas eh. Di ba? Yung mga financial statement na sinasubmit sa PICAB, yan, at saka na sa PESA, containing misstatement of facts. Sasabihin nila, meron akong bulldozer, nasa financial statement yan, pero wala. Meron akong building, pero hiniram lang pala doon sa kapwa contractor para lang tumaas yung kanilang classification o category. Ginawa. A. Apat na yung A. At yung omission.
Marami akong nakikitang financial statement. Gusto kong kumita. Gusto kong magbayad ng tax. Kaya hindi ko de-declare yung expense. Mali. I-declare mo yung expense. Magbayad ka pa rin ng tax. Wag, kung gusto mong meron kang positive income, pwede pa naman, di ba? Wag kang mag-umit. Sabi kasi all transactions eh. Okay? Ang i-re-report mo sa BIR. So, bukod dyan, gusto ko sanang bigyan kayo ng libro, libre. Ito po yung librong bibigay natin sa inyo. Page 1 to 28 lang po. Pwede na ho kayong kumuha niyan. Text me. Lumalabas naman yung number ko dyan. At iniimbitahan ko ho nga kayo na bumili nitong existing kong libro, 1,500 po, para ho sa 8% gross income taxation. Sinasabi ko na, kahit na kayo po ay 8% lang ang binabayaran nyo at hindi na kayo nagbabayad ng percentage tax, kailangan nyo pa rin ng books of accounts. Kailangan nyo pa rin, ha? Kung kayo po ay ina-identify ng BIR na mag-file ng financial statements. Okay? Matanggap po tayo ng donation, i-email nyo po ako para ho dun sa procedures ng pagdo-donate. At kung kailangan nyo hong magkaroon ng business, magpadala lang ho kayo ng letter of intent kasi meron ho tayong franchising na at ang potential nyo hong makikumita ng 40,000 per client. Tawagan nyo lang ho ako o i-text. So, ang pag-aaralan natin susunod iyong tungkol ho sa books of accounts. Gusto ko sanang ipaliwanag sa inyo rin, pahabol, bonus. Pwede ho kayong mag-submit ng dalawang klase ng financial statement o mahigit pa sa dalawang klase ng financial statements sa BIR. Pinapayagan ho yan. Ang hindi pinapayagan, dalawang klase ng books of accounts. Okay? So, pag i-discuss ko ho sa inyo next time tungkol ho sa mga problema at solusyon sa books of accounts. So with that, peace and happiness be with you for life. See you in my next video.